Hello guys! Today, magluluto tayo ng isang masarap na kakanin. Ang ube kalamay or kalamay ube. At heto ang mga sangkap na ating kakailanganin sa pagluluto ng kalamay ube. Coconut cream. Ito yung gagamitin natin sa paggawa ng latik. Ang ginamit ko dito ay nasa lata, maaari kayong gumamit ng fresh coconut. White sugar. Coconut milk or gata. Ube flavor. Grated ube, bali nilaga ko na siya at aking ginadgad. And then glutinous rice flour or galapong powder. Ito lamang ang ating nakailanganin sa paggawa ng ating ube kalamay. Para sa listahan ng mga sangkap, please click the description box below. Ang una nating gagawin ay magluluto tayo ng latik. Sa isang kawali, ilagay lamang ang coconut cream o ang kakang gata. Lutuin lamang ito sa mahinang apoy. Pakuluan ito hanggang lumabas ang oil o ang langis ng ating coconut cream. Kapag ganito na itsura at lumabas na ang oil o ang langis ng ating coconut cream o ng kakang gata, haluin lamang ito ng dahan-dahan. Patuloy itong lutuin o haluin hanggang mag-golden brown ang itsura. Kapag ganito na ang itsura, ay maaari na natin patayin ang apoy at hanguin ito. Isasali natin ito sa isang nalagyan para ihiwalay ang latik at ang oil. Gumamit lamang ako ng salaan para maihiwalay ang oil ng ating latik. At ngayon, ang susunod natin gagawin ay ang kalamay mixture. Ihalo lamang ang white sugar sa ating glutinous rice flour or galapong powder at haluin itong mabuti. Gumamit lamang ko dito ng wire wheel sa panghalo. Kapag nahalo nyo na itong mabuti, ay maaari na natin ilagay ang coconut milk o ang gata. At pagkatapos ay haluin itong mabuti hanggang maging smooth ang mixture ng ating kalamay. Kapag ganitong ka-smooth na ang ating kalamay mixture, maaari na nating i-add ang ube flavor. Ang ube flavor ay nakaka-enhance ng lasa ng ating ube pati na rin ang kulay. Mag-add lamang ng ube flavor. At pagkatapos ay haluin muli itong mabuti. Kapag ganitong nahalo ng mabuti ang ating ube flavor sa ating kalamay mixture, ay maaari na nating i-add dito ang ating ginadgad na nilagang ube.
At pagkatapos ay haluin muli itong mabuti hanggang magsama-sama ang mga sangkap. Nahalo na nating mabuti ang ating ube kalamay mixture. Kung makikita nyo, may buo-buo pa na ube, pero okay lang yan kasi kapag niluto natin mamaya, mawawala din yan. Ngayon, sa isang kawali, isalin lamang ang ube kalamay mixture. Bali, nakapatay pa ang aking apoy dito para hindi maluto kaagad ang ilalim ng ating ube kalamay. At pagkatapos ay buksan ng apoy at lutuin lamang ito sa medium heat. At pagkatapos ay patuloy lang itong halu-haluin nang hindi masunog ang ilalim ng ating ube kalamay at pantay itong maluto. Hahaluin natin to hanggang kumunat ang ating ube kalamay. Medyo nakakangalay-ngalang ang pagluluto ng ube kalamay kasi patuloy mo dapat itong haluin, walang tigil. Pero kapag ito naluto na, sulit naman kasi masarap. Ganito ang itsura ng ube kalamay after 20 minutes na ating paghahalo. Medyo makunat na siya, pero kailangan pa natin itong haluin hanggang mas makunat pa dito. Patuloy lamang ang paghahalo. At ganito ang itsura after 50 minutes na ating patuloy na paghahalo sa ating ube kalamay. Ngayon sa puntong ito, makunat na siya at parang nabuo na isang dough. Maaari na natin patayin ang ating apoy at itatransfer natin ito sa isang lalagyan. Ito ang lalagyan na aking gagamitin. Papahiran ko lamang ito ng coconut oil na galing sa latik na ginawa natin kanina. Gagamit ako dito ng brush para mapahiran ang ating pan ng coconut oil para kapag itinransfer natin ang ating ube kalamay dito ay hindi ito manikit at madaling ma-transfer mamaya sa plato. Pagkatapos mapahiran, ay itatransfer na natin dito ang ube kalamay. Pagkatapos matransfer ang ube kalamay, pahiran muli ito ng coconut oil sa ibabaw para madali itong mapa-smooth mamaya. Ngayon, gagamit lamang ako dito ng kutsara. Ang gagamitin ko ay likod na kutsara para mapa-smooth ang ibabaw ng ating ube kalamay. Kapag ganitong napa-smooth nyo na ang ating ibabaw ng ube kalamay, ay palamigin muna natin ito bago i-cut. Ngayon malamig na ang ating ube kalamay, itatransfer ko lamang ito sa plato para mas madaling i-cut.
Bali, gumamit nga pala ako dito ng spatula para ikat ang ating ube kalamay. Maaari kayong gumamit ng kutsilyo. Basta pahiray nyo lamang uli ng coconut oil para hindi manikit sa ating ube kalamay. Pagkatapos makat ang ube kalamay, ay maaari na nating ilagay dito ang latik na niluto natin kanina. Maglagay lamang sa ibabaw ng ating ube kalamay. Nasa sa inyo na kung gaano karaming latik ang inyong gustong ilagay. At heto na po ang ating ube kalamay. Masarap ipang merienda at ipartner sa mainit na kape. At maaari nyo pa itong gawing business. Dahil sa simpleng mga sangkap at napakadaling gawin. Kung nagustuhan nyo po ang aking video sa paggawa ng ube kalamay, please like and share this video. At kung hindi pa po kayo nakakasubscribe sa aking channel, please subscribe. At hit nyo na din po ang notification bell para po kayo laging updated sa aking mga bagong upload na videos. Thank you for watching. Ito po ang Amin Kitchen.